Hello mga kakusina, welcome back to my channel. My name is Pia Basmonte at ito po ang kusina ni Nenoy. Obviously mga kakusina, wala po tayo ngayon sa setup ng ating kusina at hindi po muna ako makakapagluto for today. Hindi po muna ako makakapag-share ng aking recipe, but I promise na as soon as kaya na po at makapagluto na po ako, i-share ko po agad sa inyo ang mga lutuin o recipe na kailangan nyo sa pang-araw-araw. So for today's video mga kakusina, I just want to discuss a very important topic, which is pregnancy, particularly ang blighted ovum or yung unembryonic pregnancy. Why? Kasi po napansin ko na hindi naman ito masyadong napag-uusapan at hindi ko po ito na naririnig ng madalas, pero alam ko na marami ang mga babae or ang mga soon to be moms ang naka-experience nito based po sa mga research na ginawa ko. So ayun po, i-share ko po sa inyo kung ano yung mga na-research ko at kung ano particularly yung experience ko dito sa blighted ovum or embryonic pregnancy. So, meron ako dito ultrasound January 21st when I visited my OB-GYN kasi po a day before that nag pregnancy test ako and nag-positive na ako. Although, medyo fainted yung isang line. Normally naman kasi ganun yun kapag sa unang mga test. And so, a day after, I decided to have a checkup with my OB. Siya po yung OB ko na nagpaanak sa akin for my first 3 pregnancy. So, yun po, the normal, check up ako, and then she requested for an ultrasound, and then, when, yun nga, nung nagpa-ultrasound ako, lumabas na yung, na yung pinagbubuntis ko ay nasa 5 weeks and 4 days na during this time of my first ultrasound. Pero, ang sabi doon sa result, kumbaga nandoon yung gestational sac or yung placenta pero walang baby na nabuo, wala pa siyang baby, so walang heartbeat na ririnig. And so nung diniskas sa akin ng OB ko, first time kong narinig talaga sa kanya na it could be blighted ovum. So inano niya sa akin, in-explain niya sa akin, in layman's term kasi para itong egg ng or yung egg na walang sisiw, kumbaga parang bugok ang tawag nila doon. So she requested for a repeat ultrasound 2 weeks after 2 weeks. So yun, and sabi niya kasi kapag wala pa rin daw, pwede nga ganun, blighted ovum ang condition ko. And so since that is the first time na ma-encounter ko yun, unlike no sa mga 3 pregnancies ko kasi before, first ultrasound pa lang nakikita na yung mga yung baby eh. So since this is my first, nag-research ako, inalam ko ano ba yung blighted ovum, ano ba yung unembryonic pregnancy. So sa madaling salita, ang blighted ovum, ang isang babae ay nagpa-positive sa pregnancy. Buntis siya talaga. Lumalaki ang tiyan, nandoon yung mga symptoms, nandoon yung mga signs na buntis siya. Yung placenta, nandoon. Pero, walang embryo na nade-develop. Walang baby na nabubuo. Nag-research din ako sa mga experiences ng ibang mga naka-experience na nito. So, ang ending lang noong mga babae na nabubuntis pero walang nade-develop na baby is, of course,
kailangan i-remove yung nabuong placenta eventually after series of tests. And so, yon, that is my encounter with blighted ovum or an embryonic pregnancy. I almost lost my hope doon sa mga na-research ko and doon sa mga napanood ko ng mga videos kung ano ba ang nangyayari. Kasi meron talagang mga babae na after ilang weeks of trying to consult with their doctors, pabalik-balik sila, ultrasound and all of the tests na kailangan, wala talagang baby. And so eventually yun nga, kailangan ma-remove kung ano man yung nabuo sa loob ng kanilang uterus or ovary. So pinag bedrest muna ako ng aking doctor, rest from work, kasi meron din nakikitang internal bleeding, which is actually normal naman sa akin whenever I get pregnant. Normal sa akin na mag bedrest due to subchorionic hemorrhage or yung internal bleeding in layman's term. So noong time na medyo sumasakit na ang aking chan, umaabot sa aking balakang, pinarepeat na eventually yung ultrasound, although less than 2 weeks pa lang siya. So yun nga, when I was about to get my second ultrasound, medyo kinakabahan ako, and siguro prepare ko na rin yung sarili ko, kasi doon na sa mga na-research ko na hindi naman nabubuo talaga yung mga baby kapag blighted ovum ang kondisyon ng nanay. But eventually, good news, because after my second ultrasound, nakita na doon, nagkaroon na siya ng fetal heartbeat. So, although dito sa second ultrasound, medyo malabo pa rin yung baby. But ang good thing naman dyan is yung fetal heartbeat niya is umabot na ng 154. And so, I asked my OB-GYNE, sinigurado ko na is my condition still under blighted ovum. Sabi niya, well, kung nandyan na yung fetal heartbeat, ibig sabihin, meron ng baby na nandedevelop. I just have to take care of myself and take care of the baby na at any point na magkaroon ako ng spotting, I need to stop working again and have a complete bed rest. So, sa madaling sabi, kung bakit ko to isinishare sa inyong lahat is because gusto ko rin na baka merong nanonood dyan na gustong magkaroon ng pag-asa. Kasi nung una talaga, nung nanood ako ng mga videos, nung mga nagsishare ng kanilang experiences when it comes to blighted ovum or an embryonic pregnancy, wala talaga. Wala akong napanood na nagkaroon ng chance na makita yung baby after a series of tests or ultrasounds. Pero sa case ko, nagkaroon siya. So, it could be that yung unang findings na blighted ovum, it could be na baka masyado pa maaga. Ewan ko, if 5 weeks of being pregnant is still too early for an ultrasound. Kasi dati noong mga unang pagbubuntis ko, yung mga unang ultrasound ko, andun agad eh. Nakikita agad yung mga anak ko. So, kita naman doon na may heartbeat na sila, nade-develop na sila doon sa stage na dapat develop na sila. And so I just want to share this video to everyone who's also having the same condition or same situation. Well, there's still hope at huwag kayong mawala ng pag-asa. Although ako, umabot ako doon sa point na baka wala talaga, at baka since this is my 4th pregnancy, this is also my last pregnancy, kasi lahat po nung tatlong anak ko, cesarean lahat sila. So, this is my last
pregnancy at hindi na po ako pwedeng manganak pa after this kasi wala na po, cesarean po yun eh, hindi naman po siya pwede after for operation. So I'm just happy na may na-i-share ako, at least to give light and hope for those women who are undergoing the same situation. Huwag lang kayo mawalan ng pag-asa, mag-pray lang kayo, and baka para din sa inyo. So yun naman, kung para naman sa inyo yung baby, para sa inyo naman yung baby. And kung hindi naman, ibig sabihin hindi naman. So some other time, some other chance, hopefully mabigay sa inyo sa pagkakataon na sa tamang panahon. So yun lamang po. I hope that this video will help other women out there who's undergoing a difficult situation, whether it's blighted ovum, whether it's something na anything related to pregnancy. Just hang on, don't lose hope, just keep the faith, and kung para sa inyo, para sa inyo ibibigay yan. So yun lamang po, I hope makatulong ito, and I might do some series of videos like this kasi right now sorry po talaga, hindi po talaga ako makapagluto pa dahil unang-una sa paglilihi ko, hindi ko po talaga kayang matiis muna yung amoy ng niluluto. Medyo maselan po kasi talaga ako maglihi. And yun, and continue to rest lang muna hanggat maaari. Good news, I am going back to work tonight kasi po graveyard ako. And hopefully makayana na dire-diretso na makapagtrabaho. Yun nga lang po, kailangan pahinga-pahinga din, less ang stress, huwag matagtag masyado, and hopefully kapag kaya na ng aking at makaraos na ako from first trimester, makapagbalik na ako sa kusina at makapag-share na ako ng mga recipe sa inyo, mga kusina. And I'm also excited kasi po, basta may i-share po ako sa inyo soon about sa ating kusina. At siguro next time na lang yun kapag babalik na po tayo sa kusina. So comment lang po kayo, and kung ikaw ay hindi pa subscriber ng channel na to, and you want to be a certified ka kusina, please do subscribe now and click mo na rin yung tiny bell para notified ka sa mga susunod na video. So please let me know your thoughts about this video by putting your comments below. Anything that you'd like to request, any topic na gusto nyo i-discuss. For now, na hindi muna tayo nakakapag luto, feel free to comment lang po below. So thank you so much, and I'll see you soon. Bye.